Saan ipinanganak yung pagkakaroon na relasyon? It all happened in Japan. We met in Tokyo because she was she was working Takayuki. No. Maraming nagtatanong sa amin kung at our age, paano yung love scene? Inisip mo ba kahit minsan lang na ang karibal na matindi ng perennial partner mo na si Nora Honor na naging asawa mo at nakahiwalay mo ay magkakaroon pala ng ganitong sitwasyon? Ang totoo niyan, parang sa madalit salita, whether you like it or mas click tayo. Mga tanong na may sagot, ang malabo lilinawin. Showbiz Now na Revelasyon! At eto na nga po, mga kapatid. Eto yung pinag-uusapang pelikula ngayon sa darating na MMFF. When I Met You in Tokyo, nakakaano tong istorya nito? Ano ba to? Travelog ba to? No way. Dadalin nyo ba kami sa Japan para ipakita kung gaano kaganda ang bansa nila? No. We tried our very, very best na hindi maging travelog. You know? Yes. It's a story about her character, Ason, and the character of Joey, who were both OFWs na matagal na, siguro mga 15-20 years working in Japan. So nakagamayan na nila kultura ng Japan. And then suddenly, when you thought wala na mangyayari sa love life mo, then you meet. Plus, istorya ng mga OFWs na tumagal na doon. And then, kumisan, dahil sa hirap pa rin nila, naloloko pa ng pamilya. Meron kaming ganun. Maraming ganyan. Meron sa pelikula namin yun. Maraming ganyan. Pagkatapos niya maghirap, naloloko pa siya. So, parang wala rin siyang puntahan. Like in isa case ni Ason, yung character ko. Mm-hmm. So, it's not just, it's focusing on love. Love ni Joey kay Ason and Ason kay Joey. Pero merong mga istoryang umiikot sa buhay nila. Merong sariling buhay si Joey, may sariling buhay si Ason. And then both of them, they met each other. So nandito yung magpapadala kayo na ang akala ninyo na pupunta sa maganda, ang inyong pinadadala, niloloko lang pala kayo. Kaya pala, si Arnel Ignacio, nangako sila ng malaking suporta dito sa, di ba? Sa OWA. Sa OWA. Nabalitaan mo talaga yan. Oo, yes, oo. He was there. Napakatindi. Yes. Kasi ang laki-laking pribilehyo para sa mga OFW. Ang kwento nitong pelikula nyo. At saka yung benepisyo kasi ng mga OWA members. Mm-hmm. Kasi ganun kami. Dahil mga OFWs kami. So, ibinigyan lang namin pagpapahalaga kung anong pwedeng mga benefits at dapat alagaan ng mga OFWs. Lalo na yung mga matagal na doon, which yung role namin ni Yedbot. At the same time, yung love affair. Saan ipinanganak yung pagkakaroon na relasyon? Kwentuhan lang. That's why in Japan. It all happened in Japan. We met in Tokyo because she was she was working Takayuki. Wala nang Japayuki. Ang konotasyon kasi ng mga Pilipino sa Japan, Japan ka. Japayuki. Ang sa'yo, Japayuki. Ngayon, ang role namin dito, chambermaid. Okay. Sa isang hotel. Yeah. Ako, weekends, tumutugtog kami. Yeah. Supposed to be. Banda. And then, yung my main job is farming. Nag-aaro ba ito ang tawag dyan? Yeah. Sideline? Oh, yeah. Yes. Tapos pareho na rin kami magre-retire. Magre-retire na rin. Oh, yun na yun. Doon na mag-uumpisa. Oo. Oh. Una namin ikukwento. Oo oh, naman. Uh-huh. Pero alam mo, lalo kami masasabik pagka ganyan, di ba? Sandali lang. Lipat lang ako kay Boyet, ha? Yeah. Boyet, ngayon lang kita nakita ng malapitan. Yes. Alalahanin mo, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkwentuhan, magka-interviewhan. This is the first time. Diba, I was going to ask you. Ito ang unang-unang beses nakita natin. Kita sa mga presscon, yeah. Malayuan. First time natin. Eh, para ka rin palang si Vilma eh. Bakit? Yung edad mo, hindi rin naman kita sa iyong mukha. Diba? Thank God. Napakagwapo. Boy, kasi hindi ko nakita yung si Ate B. Nagsimula sa pagkabata, child star. Ikaw nung ipanganak ka sa industriya, best actor agad eh, no? Diba? I come from a family of actors. Of course. Oh. Tito Hill. Yes, and Mami Lilia. Diba? Yeah. Ano yung kabataan mo? Mahilig ka na rin mag-artista? Hindi ko inambisyon maging artista. I was taking a fine arts. Mm-hmm. No? And I wanted to work for mga advertising companies. Mm-hmm. Yung may mga roles dati, kasi I was the driver of Ate Pinky the one before. So, nakakapunta ako sa mga shootings. Mm-hmm.
nakikita ko sila Walter Navarro. Nakikita ko sila Hilda Coronel. Oh, ang ganda-ganda ni Hilda Coronel. Yung gano'n. Jay Ilaga. Oh, nakikita ko sila Dante Rivero and all that. You know, anyway. Yun, niyayaya nila ako mag-extra. Ano ako? Hindi, shy type ako eh. Shy type? Okay. But nung merong audition ng tinimbang kang lead ko lang. Lino Broca. Tapos sabi sa akin ng daddy ko, mag-audition ka. So I did. So nakuha ko naman yung role. At nagkasunod-sunod na. Pero yeah, yung inyong tambalan, nagsimula ng 1975 sa Tagulan. I was promoting Tinimbang Kangunit Kula. Uh-oh. Kaya nag-guest ako sa show niya. Sa Vilma? Yes. Wow. Ang sinasabi ko nga sa kanina, sinasabi ko nga, nung nakita ko siya, hindi ko alam kung ano siya. Tongue-tied ako. But yung kaluluwa ka, yung kaluluwa ka, lumilululunda. Stars na. Vilma, Santos to. But, you know, that was an experience. She was very nice to me. She was like, so 1975 yung Tagulan, ano? Yes. Nagkasunod-sunod na. Ako, bibilang ako ng ilang pelikulang pinagindahan ninyo na napanood ko. Okay. Sinasamba Kita, Dulsura Cortez. Yes. Relasyon. Yes. Dekada. Si yes. Oo. Tapos yung ano po, 2004. Yes. Diba? Yes, yes. Tapos yung mga iba nyo pang mga pelikula. Diba? Broken Marriage. Broken Marriage. Oo. Yeah. Grabe kayo. 22 movies ang pinagtambalan nyo. 22, 24 na. Basta mga ganon. Oo, mga ganon. Oo. Ang tanong ko lang, bilang isang ordinaryong manunood, karaniwan ka pag magkatambal, nilalahukan ng love angle para patunayan sa publiko na, oy, ang mga eksena nila totoo-totoo dahil magkarelasyon. Kayo, hindi kayo magkarelasyon. Paano nyo kami napapaniwala na nagmamahalan kayo sa pelikula? Anong karisma meron ang tambalan nyo? I think that's walang the angulo ng pagmamahalan to. I think that's the magic of chemistry. Mm-mm. Marami nang sabi, ang galing ng chemistry nyo ni Yetbo. But alam mo, miski ako pag umaarte ako, iniisip ko, anong chemistry ba yung sinasabi? Basta't hindi ko ma-explain kasi ang chemistry, hindi mo naman ma-fake. Alam mo, ibig sabihin, mahalata mo, mararamdaman mo yun. Diba? Sincerong acting talaga but yan eh. I don't know. Basta ako, in my case, every time we do or I do a movie with Yetbo, I just feel kung ano yung role nga naming dalawa. Si Yetbo, halimbawa, asawa ko, talagang feeling ko, asawa ko siya. Yung ganun. So niyayakap mo, niyayakap mo. Niyayakap ko yung character. And I don't know, I just feel so comfortable with Yetbo. And maybe vice versa. Kasi si Yetbo, gagalaw, magsasalita pa lang, alam ko na yung sasagot ko. Mm-hmm. And I don't know kung ganun ka sa akin, Yetbo. But may gusto akong sabihin, no, meron akong i-acting, kaya akong saluhin ni Yetbo eh. Kaya ang bilis ko rin rumiak. Kasi length, ano, kuha niya kagad eh. Mm-hmm. But sa tagal-tagal namin ni Yetbo, ang dami rin namin dinaanan sa personal namin na at least, biro mo, dalaga pa, nag-asawa na, nagka-boyfriend na hiwalay, nagka-pamilya na. I mean, and up to this day, we're still here, the both of us. At wala kayong pelikulang ginawa na hindi tinangkilik. Lahat talaga click. Yeah. You know, oh na. My God. Alam nyo yun, hawak nyo yun. I think that's, ipaliwanag mo yung chemistry yan. I don't know, it's the movement kasi, no, when you see us move, para kaming nagsisynchronize the movements, even our thoughts, even that's our, true. Kahit mag-adlib, nasasalo nyo isa't isa. Meron kami mga eksenang pinagagawa sa amin ng mga kami direktor. Na lang gumagawa. O kunyari, aalis ka, papasok ka na ng opisina, ayaw mo siyang paalisin. Almusal ka dito ka muna, mamaya aalis ka na naman, hindi ka na naman uuwi. Haba nun, may hagdana tayo. Batuhan, walang problema sa amin yung binigay lang sa amin ni basta ganito lang, sabi ni Ishma, relasyon niya ni Yetbo. Yes. Sabi lang ni Ishma, basta Vi, patunayan mo na ayaw mo umalis si Yetbo, ayaw mong papasukin sa opisina. Ikaw naman ni Yetbo, ayaw mo umalis, pero kailangan ka umalis. Yan lang ang guide nyo. Ngayon kayo na ang gumawa ng eksena. Oh. That was in relasyon doon sa eksena sa hagdana. Oo, tama, sa hagdana. Sa hagdana. Grand slam. Oo naman. Grand slam! Totoo yan. Hindi ko lang magagawa naman yung lahat nang wala naman si Yetbo. I think that's the magic nga eh. So kapag hindi pa mapapareho kayo sa iba, hinahanap niyo ang isa't isa rin. Well, I'm much better with Vilma. Like in this movie, yes. When I met you. This is talagang, Christy, this is organic acting.
halos parang hindi na kami umaarte. Parang natural na natural na to. Even miski na yung lines, parang hindi na lumalabas. Spontaneous na, parang hindi, lumalabas na lang natural. Hindi na namin halos minemorize or internalize. Totoo yan. Lumalabas lang basta kung ano yung sinabi ni Yet, even the emotions. Minsan nga meron kaming eksena, wala naman sa script, kailangan umiyak. Pero once mag-akap kami, ba't ako naiiyak? Pag because yung situation. Yeah. Kasi yung point dun sa yung pangyayari yun. I know not the secret. Oh, ayun pangyayari. Yung eksena yeah. yun, parang you needed yung hug me. And binibigay mo nga yun. Oh, tapos nung niyakap ko siya. Naiyak ako nung inakap niya ako. Hindi, totoo nga. Alam mo kung bakit? I think, hindi naman secret, but I think isa sa nagdala sa amin sa movie na ito, I don't know if you'll agree yet. We fell in love with Joey and Ason. Yeah. The characters that minahal namin, yung character namin, that's why every time we shoot, he is Joey and I am Ason. Hindi ako si Vilma, hindi siya si Yetbo. That's why the love and the scenes that we have, it's all natural, raw, organic. Yun yung pinapaliwanag ni Yet. I think yun ang kaibahan namin ni Yetbo sa movie na to. At saka, yun ang kaibahan nung pagtanggap ng isang pelikula na pera-pera lang. Ay ba yun? Dumating kami na. Dumaan kami ni Yetbo doon na panic trip tayo. Isipin mo. Naiuwi ba talaga yung role? Naiuwi ba yun? Pag uwi ng bahay, ikaw pa rin ba si Joey? Ikaw pa rin ba si Ason? Basta kasi, you know, one thing in this movie, I don't know if it has something to do with maturity. Baka naman. Kasi collaboration yung itong movie na to eh. It's not only Yetbo and ako, but the directors, the producers, everybody were there. Even yung mga co-stars namin were there. We are one family na nag-collaborative. So, yung emotions namin dito, it's hindi lang kami ni Yetbo. It's more of yung family, yung concern ng bawat isa sa amin. Kaya parang pamilya. Kaya ngayon, nakaka-focus kami ni Yetbo dahil sa suporta nila, na-focus namin ni Yetbo yung character namin as a Zon and Joey. Kaya mararamdaman. Nakakatawa nga. Maraming nagtatanong sa amin kung at our age, paano yung love scene? Paano inatake yun? Alam mo, paano inatake yun? Alam mo yung title pa lang nito? Grabe ang imbitasyon yun when I met you in Tokyo. Para bang ang lamig-lamig nung lugar tapos ang manunood mag-iinit dahil sa ganda ng kwento at ng mga eksena. Dinaanan namin yung lahat ng seasons. Mm-hmm. Winter, spring, summer in Japan. Oo. Doon na kami nakatira eh. Oo. Yeah. So, nakatira kami kailangan sa kunan lahat yun. Yes. Nakatira kami sa Japanese house. Mm. Yes. Oo, naku. Beautiful Japanese house. Beautiful. Supposedly bahay niya. Pero ang maganda lang po dito, hindi kami nasa city ha. Nasa outskirts. Yeah. Outskirts. Oh. More on provincia ang aming nag-meet kami sa Tokyo, pero tumira kami sa outskirts. Kaya ang visual mo, provincia, mga taniman, yung ganun. Hindi yung city talaga. Yun yung when I met you in Tokyo. Ano yung leksyon na kahit nagkakilala kayo at nagtagpo at nabuo ang isang pag-ibig ng matagal ng panahon na may edad na kayo, sabi mo ngayon. Yeah. Ano yung gusto nyong i-convey o itawid sa publiko, sa manunood? Ano ba to? Ang pag-ibig, wala talagang question sa edad, sa panahon? Yeah. Walang kine-question pag pag-ibig na pinag-usapan. Totoo yan. Lahat nakakaramdam ng pag-ibig. Mm-hmm. But the most important thing dito sa movie namin ni Yetbo, isinama din dito yung pag-ikot ng buhay ng bawat isa. Totoo yan. You know, like pag-ibig sa pamilya. Alam mo, ibig sabihin na nagkakaproblema sa mga pamilya, di ba? And yet, at the end of the day, positibo pa rin kasi may forgiveness. Yung dinadaan ng buhay ng tao na hindi masama magpatawad, nagkamali eh. Yung may mga ganun, may mga ganung lessons, may mga ganun kayong mararamdaman o makikita sa pelikulang When I Met You in Tokyo. And then at the same time, meron siyang anak, meron akong pamangkin, si Cassie and si Darren. Oh, anak ko dito si Lot-Lot. Si Lot-Lot. Ay, apo mo pa, ano si Darren? Si Lot-Lot ang anak niya si Darren. Okay. Oo. Tsaka si Cassie, pamangkin ko. Oo. Sila ang may love angel. Mm.
ito naman yung mga millennial na Gen Z. Kung kami more on the mature side, ito yung mga titos and titas, meron din na kami mga Gen Z. Pero relatable naman yung yung ginawa namin relatable naman. And it's funny. At saka walang question pagdating sa pag-ibig. That's true. At saka ano, maganda po dito sa movie namin, even if you say that it's a mature kind of love, you will see the funny side ng mga character namin, funny side ng character ni Joey at ni Azon. Kasi si Azon sira-sira din ng ulo eh. Alam mo kang game na, alam mo, yung batang kali eh, parang gano'n. Pang brown. That's, diba? Kung sinuntok nga si Joey, nakita ko sa trailer, sinuntok. At saka wala makapag- Kasi akala niya ano, akala mo galing, bait-bait niya, parang wala. Di ba yung sa trailer namin? Yung parang nakakahiya kayo, eh nag-i-enjoy kami sa bar. Nakakahiya kayo, lalo ka na. Sabi ko, yabang nito, sinuntok ko talaga. Ayun. Eh, ganun. Yun naman ang Vilma Santo. Vilma Santo siya. Vilma Santo siya. Pero, hinaman pa nga ako, sabi niya, lumagpas ka sa linyang to. Sige, lumagpas ka. Alam mo, hindi kinalalabanan. Ano ka dito? Yung gano'n. Kaya gusto lang namin sabihin, hindi ito yung love story na akala mo seryosong seryoso. Lalabas din po rito yung other side ng mga characters. But at the end of the day, mararamdaman mo rin yung totoong pagmamahal na nanggagaling sa at saka alam, totoo naman yun eh. Mas mabuti ng nag-iisa kang malungkot ka kaysa sa dalawa pa rin kayo pero malungkot ka. Tama yun. Diba? Tama yun, mas Christy. Yun, eh. Tama yun, okay. Tama yun. Lugdag lang ako kay Boy. Yes. Paano mo napanatili ang iyong katawan, ang iyong kagwapuhan sa paglipas ng panahon? Eto ka pa rin, Boyet. Guwapo-guwapo mo pa rin. Ay, salamat. Ganda ng katawan mo. Well, katulad ni V, I take care of myself. Work out. As an actor, if they say kailangan mong action scene dito, or if they say kailangan mong mag horseback riding, or if they give you a role na kailangan mo ng espada and all that, you have to, you're jack of all trades. So, nagagawa mo, natatanggap mo yung mga offers. Kumusta si Sandy at ang inyong mga anak? Very good. Yung ano mo, inaanak mo nasa New Zealand, Kiwi na ngayon. Sila. Ay, talaga? Yeah. May apo ng bago ulit. Dalawa na yun. Anak nila. Tapos, the other one is in San Francisco. Mm-hmm. He's working for a Quest. And siguro next week sa Sutter Hospital na siya magtatrabaho. And my two kids, Mariel, the one who... Yung nag-Miss International. She's in New York, modeling, tapos meron siyang sideline na trabaho. And the other one is acting pa rin. Yung bunso is with me. Nakalimutan lang nating banggitin na matagumpay kayo bilang mga aktor, matagumpay kayo bilang pamilyadong tao. Nakalimutan nyo lang sabihin na parang nung titigan kayo ng Diyos eh, pumikit na para sa iba. Swerte nyo. Ang suswerte nyo talaga, totoo yan. Maswerte tayo lahat, pero parang tinitigan kayo ah. Ano rin, sa totoo lang din, Ate Christy, sa tagal namin magkasama ni Yetbo, ilang years na ba Yetbo? Dalaga pa tayo, dalaga pa ako eh. Sa tagal na rin namin magkasama ni Yetbo, dumaan na rin kami sa maraming challenges. Siguro isa, may mga dinaanan akong challenges sa buhay na Boyet was there. And vice versa. May mga dinaanan si Yetbo ng mga challenges sa buhay. And I was there. Tinitiis lang kita noon. Talaga? Hindi ba? Matiisin kami sa ito. Inaabutan namin yung challenges ng buhay ng bawat isa. Christy. Ano? ano na ako? Sanay na ako doon sa topak niya. Sanay na rin siya sa topak niya. Totoo yun. Eto, hindi ko alam kung sasagutin mo to o hindi. Kung bibigyan mo ako ng tugon, maraming salamat. Kung hindi naman, naiintindihan natin yan dahil baka mali ang pag-atake ko ng tanong sa'yo. Pag gumana na siya, ako sigurado na yan. Inisip mo ba kahit minsan lang na ang karibal na matindi ng perennial partner mo na si Nora Honor na naging asawa mo at nakahiwalay mo ay magkakaroon pala ng ganitong sitwasyon na yung kalaban ng napangasawa mo ang iyong matagumpay na kapartner ngayon? Hindi naman kalaban, katunggali. Hindi, doon niya yun. Katunggali. Rival din yun. Magkakariban. Ganun ba yun? No? Oo. Nawala ako sa... Naisip mo ba na magkatunggali silang dalawa? Yung isa personal, di ba? Yeah. Nag-asawa. Oh, may anak. Nag-hiwalay, nag-anak, di ba?
Ang totoo niyan, walang plano. Basta nangyari lang lahat. We did several movies together, ano, nagsunod-sunod. Oo. And then kinuha kami ni Ismael Bernal, kinuha kami ni Celso Ad Castillo, kinuha kami nila Abaya, nila Luis Guillen, kinuha kami ng magagaling ng mga direktor. So, ganun din naman kay Guy. But mas marami kaming nagawang Banawi lang kasi ang napanood ko isa lang. Ganun. Baka mas naman yung mga nagawa namin ni V mas nag-hit click sa ano sa so, parang, wala kayong parang madalit salita. Mas na hindi tinangkilik, talagang kayo talaga tinatangkilik. Parang sa madalit salita, whether you like it or mas click tayo. Ah, di ba? Ayos. Ayos. When I met you in Tokyo. Kasi paikot-ikot pa eh. Let's face it, mas click kami. Oo naman. Di ba? Ganun lang yun. Di ba? Sana nga eh, nung una pa lang eh. Nag-click na. Yun lang. Maraming salamat. Thank good you. Luck sa inyo. Thank you, Ti Christy. At nako, ako na ang bahala na hikayatin pa ang ating mga yes kababayan kung gano'ng kaganda ang When I Met You in Tokyo. Boy, thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. I love you. Love you, Ti Christy. Mahal na mahal kita. Yes. O, invite ka. Invite ka tayo. Of course. Gusto ko sabihin kanina pa sa aming screening ng pelikula kung po pwede namin kayong imbitahin. Hindi kami tatanggi. Madam Weng. With Tita Weng. Yeah, yes, and yes. Tita Weng. Please, nako, please. Oo, kailangan ma-witness namin yan. Yeah, yeah. Yes. Paki-invite natin sila nak sa ano. Yes, please watch When I Met You in Tokyo. Unahin nyo na. And then the rest of the entries sa Manila, Metro Manila Film Festival. I'm sure you're going to enjoy a lot of the movies na ipapalabas itong taon na ito. Mm-hmm. Pero ako, guaranteed, you will enjoy this movie When I Met You. Okay. And from all of us, JG Productions. JG Productions. And then sabihin na namin, kasama natin si Cassie. Yes. Kasama namin si Darren. Kasama po namin si Jackie Wu. Mm-hmm. Kasama namin si Kakay, si Lynn Cruz, si John. And then kasama rin po namin si Lotlot De Leon. At kasama, Miss Gina Alahar. Kasama po namin si Gabby Eigenman. And tinan mo, lakas ng impluensya ko. Oh, diba? And special participation ni Chairman Tirso Cruz III. Wow. So directed by Yedbo Radu Peru. Yes. And Romel Pinesa. My associate director. Right. Christopher De Leon. Thank you. I was script by Suzette Doctolero. Yes. Yeah. For the first time, I enjoyed Christopher De Leon directing me in this movie. Ayun. And Ate B? Yes, sa December 25 po, yun po ang first day ng Metro Manila Film Festival. Sampo po ang movie entries dito po sa Metro Manila Film Festival. Marami kayong pagpipilian. Pakiuna nyo naman yung When I Met You in Tokyo. Wala po kami inaasam ni Yetbo at kami po mga tiga movie industry, kundi sana po maibalik ang sigla ng pelikulang Pilipino. Namumroblema man tayo, entertainment pa rin ang sagot. Please do find time. Pakiuna na po yung When I Met You in Tokyo. Gusto lang namin na mag-enjoy kayo and at the same time, ma-in love. Basta dito, papatunayan namin, love has no boundaries. Lahat ng bawat isang tao, mayroong pagmamahal sa puso. At pag dumating yan sa inyo, entertain nyo. Okay. So, see you December. Tanggapin nyo. December 25, When I Met You in Tokyo. Yeah. Maraming salamat. Thank you, Ti Christy. Thank you. Boy, thank you. And Ate V, good luck. Thank you. Maraming thank you, Ti Christy. Salamat. We love you. Salamat po. Salamat sa inyo. Mga tanong na may sagot. Ang malabo lilinawin. Showbiz Now na revelasyon.